Natagpo ang patay at nakasupot ang ulo ng isang retiradong pulis matapos magmaneho ng pinaarkilang sasakyan sa Batangas. Ang mga suspect, posibleng ang mga kliyente raw na huling nakasama ng biktima. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Napakabait ang mister ko. Gusto ko ng pelostista. Mangiyak-ngiyak si Marites Tobes nang ikwento sa News 5 ang sinapit ng kanyang asawang nagpaparenta ng kotse. Umaga raw noong September 29, umalis sa kanilang bahay ang 48-anyos na retiradong pulis na si Lieutenant Arnel Tobes sa Santo Tomas, Batangas. Susundiin niya ang customer sa Cabuyaw, Laguna na umarkila ng SUV sa kanilang rent-a-car business. Pupunta raw sila sa Calawag, Quezon. Bago magtanghali, dumampa si Tobes sa harap ng kanilang bahay habang papunta ng Calawag. Nakasakay sa SUV na minamaneho niya ang anim na pasahero mula sa Cabuyaw. Ayon kay Marites, may kinuha lang sa kanilang bahay ang mister, pero ito na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang asawa. Nang hindi na nagpaparamdam si Tobes, paulit-ulit siyang tinawagan ni Marites hanggang sa may ibang boses na raw na sumagot sa cellphone ng kanyang mister. Sabi niya, huwag kang tawag ng tawag, nagda-drive ako. Hindi ko alam kung boses niya yun eh. Kasi mabilis lang ang sabi niya sa akin noong time na yun. Kinabukasan September 30, isang bangkay na lalaki na nakaubad at nakasupot ang ulo ang natagpuan si isang taniman ng tubo sa Tanawan. Halos 3 kilometro lang ang layo niyan mula sa bahay ni Tobes. May dumating ho dyan mga kabataan. Ang sabi ho nila, nakakitong araw sila ng bangkay. Nasa damuhan ho yung bangkay. May tali ho siya. Tapos ho, may plastiko sa ulo. Ang SUV ni Tobes na recover sa Cabuyaw, Laguna. Sa follow-up operation kahapon, nahuli ng mga pulis si alias Rudy sa Calamba, Laguna. Pero bumunot pa raw ito ng baril ng ma-corner ng mga pulis. Nasa ospital ngayon ang suspect matapos mabaril ng mga pulis. Patuloy na pinaghahanap ang iba pang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.